Good day, ladies and gentlemen. I am Technical Sergeant Alabin Baro. I am a native of Gayet, Camarines Norte, and a product of direct enlistment of the Philippine Army. The Philippine Army Orientation Training, class 33-96. So, 1996 ako naging sundalo. So why I am here? So nandito ako para magturo. And ano yung qualification ko para magturo? Sa ilan sa mga qualification na dinadala ko para magturo sa mga military training, like pwede ako sa candidate soldier, pwede ako sa mga reservist training, and of course ROTC, dahil ako yung naka-assign sa ROTC ngayon. So ako, tulad ng ninyo, galing din ako sa ROTC nung aking edad na katulad nyo. Graduate ako ng Advanced ROTC sa Mabin Colleges, sa DAET. And after nung graduation ko sa college, nag-take ako ng MS-43, the Advanced Summer Camp Training, which is now Provisionary Officer Training Course, or yung POTC. After that, yan na, nagsundalo na ako. Graduate of Philippine Army Orientation Training. And then, my first schooling is the Drill Master Course or Drill Master Training. Napadala ako sa isang pinakamahirap na training sa Armed Forces, which is the Scout Ranger Course. Awan ng Diyos, nakapasa sa isang class lang. Sa class lang. Yung iba nakakatatlong class ulit-ulit. Ako, nakuha ko lang sa isa. Then, naging estudyante rin ako at nakapasa sa Instructor Development Training sa ARISCOM. Marksmanship Trainers Training, nakumpleto ko yan dito sa 9ID. ROTC Admin Training doon sa ARISCOM ulit. And then, lately dito sa aking servisyo, nakatapos ako ng Warfighting Competency Training. Bumalik ako sa wars. Pero, yun yung nirequire sa amin. Kasi mga instructor nga. So, dapat talagang competent ka. And isa sa pinakamagandang training ng Office of the Civil Defense is the Incident Command System, Level 1. So, that is my isa lang sa mga qualification ko yung mga yan. So now, let's proceed. Our subject, a subject matter na hindi lang sa military pwedeng gamitin. Hindi nyo lang sa military makapakinabangan. But of course, sa civilian life, yung mga sistema na matututunan nyo rito is paggamit nyo kahit sa civilian life nyo. So this is the troop leading procedure. And what is troop leading procedure? Troop leading procedure is a logical sequence of action. A leader that follows the dynamic process by which a commander receives a mission, plans, and executes it. The troop leading procedure at the time saver in such the leader conducts them in order that most effectively uses available time. So ito yung ginagamit ng isang leader, yung troop leading procedure, ginagamit niya ng isang leader para maging mas maganda at mas epektibo yung kanyang pagsasagawa ng mission. Dahil kung hindi niya ito susundan, mayroong mga pangyayari na magkakaroon ng failure. Aksaya sa oras, aksaya sa equipment, aksaya sa tao. So, yun yung troop leading procedure. Anong purpose? Anong purpose? Ang purpose ng troop leading procedure is, una, makasigurado siya sa paggamit ng tamang oras. Tulad na nabanggit ko, equipment and personnel. Bakit? Kung ikaw ba, ang combat mission mo, halimbawa, combat mission is to destroy enemy installation and capture enemy forces. Anong gagamitin mong equipment?
Diba? So dapat alam mo kung ano yung equipment ng kalaban. Para alam mo din kung ano yung equipment na gagamitin mo. Ilang tao, ilang personnel ang kailangan mo. Kung hindi mo alam yung bilang ng kalaban, baka magpadala ka, pipito yung kalaban mo pala sa daan. So, isa yan sa purpose. Para maging maganda yung inyong planning para sa accomplishment ng mission. The next is, nagiging maganda yung pagsasagawa ng isang mission natin. Allows the commander to make it quickly yung kanyang mission. Bakit? Pagka hindi planado yung mission, ang kalalabasan yan, imbis na matapos nyo within that period, o 3 days yung mission mo, baka lagpas na kayo sa 3 days, hindi nyo patapos o magkaroon kayo ng failure. So, pag sinabing within that day tapos yung mission, dapat tapos yun. Kuha? Nakakuha niya ba? It assures accomplishment of all actions. Siyempre. Diba? Pag magsasagawa ka lang, kung ikaw ang leader, magsasagawa ka ng isang mission, ang lahat, anong mula niyong iisipin? Kailangan sigurado ka sa mission mo. Igagawa ka ng mission, kung hindi mo man lang din magagawa ng tama, hindi ka magiging successful, ba't ka sasabak ng ganun? So, ito yun. So, kailangan sundan mo yung troop leading procedure, make it properly. Okay, next. Steps. So, steps. Meron tayong sinusundan na 8 steps in troop leading procedures. Ano-ano yung mga yun? Simulan natin sa step 1. Step 1, receive the mission. Issue warning order. Make tentative plan. Start initial movement. Conduct reconnaissance. Complete the plan, issue complete order, and supervise the movement. Okay, simulan na, isa-isahin natin. Step number 1, receive the mission. Step number 1, receive the mission. The leader may receive the mission by way of what? By way of what? By way of, maybe by way of warning order, operation order, or fragmentary order. At pinaka-dabis dyan is the operation order. At pag na-receive na yung order, kung ano yung mission mo, kailangan niyang pag-aralan o i-analyze yung mga factors tungkol sa kanyang mission. So, sundan dyan yung tinatawag natin na MET. MET. No? MET. Okay, MET, what is MET or M-E-T-T? So, yung letter M is mission. Mission. Ano yung mission? Ibig sabihin, maraming mission na pwedeng i-task sa bawat isang sundalo. Merong combat operations, merong humanitarian, at kung ano-ano pa. Kung ang mission mo is to capture enemy forces or destroy enemy camps, doon pala, malalaman mo na kaagad kung ano yung mga dapat mong i-repair. The next is enemy. Ano ang enemy? Mga Muslim ba? Yung Bangsamuro or Abu Sayyaf, NPA? So yun, dapat alam nyo. Alam natin. So pag-aaralan. Kasi kung hindi mo alam kung ano yung enemy,
Ano yung gagawin mo sa mission mo? Diba? So, isa yan. Isa, kailangan mong malaman. At actually, ito yung isa sa pinakamahalaga. Ano yung enemy? Sino yung enemy? Ilan yung enemy? Next is the terrain. Terrain and weather. Ano paano nakakaapekto yung terrain at yung klase ng panahon, yung weather? Sa terrain, dapat alam mo paano mo pag-aralan. Maari kayong mag-conduct, maari mag-conduct ng reconnaissance patrol or ipasurvey mo muna sa civilian terminology, survey. Sa military is reconnaissance. Or by means of map. Pagka talagang marunong ka sa mapa, doon pa lang malalaman nyo na kung anong klase yung terrain na pupuntahan nyo. Sinong naka-experience na, sa mapa pa lang, alam nyo na kaagad. Alam niya kung nasaan yung bangin. Alam niya kung nasaan yung kapal na kagubatan. Alam niya kung saan yung plain surface lang na walang kawayan. So yan, makikita yan sa mapa. Ano yung weather? Yung weather, maulan? Sobrang init? Yung weather. So isa yan sa kailangan alam natin. Pag-aaralan. I-analyze. Ano ba yung combat operations natin? Kailangan ba mainit para magtagumpay tayo? Or kailangan maulan para hindi tayo mapansin ng kalaban sa pag-atake natin? So, yun yung mga bagay na kailangan i-analyze. And the last is, ito pala. The troops. Troops. Sino yung troops? Siyempre, troops natin. Ilan ba yung papadala? Baka naman, combat operation, ang pinadala mo, hadar troops. Alam niyo yung hadar? Yung mga naka-orange na mga DRR platoons. So, alam mo dapat yung troops yung papadala mo. Paano mo malalaman kung anong troops yung papadala mo? Kung sino yung troops yung papadala mo? Ilan? Magbabase ka sa bilang or information about the enemy. Kung sandaan yung enemy, di padala ka din ng sandaan. Kung kaya yan ng pito, di padala ka. Pito. So, isa yan sa ano. Baka mamaya, yung kalaban pala, yung enemy, ipipito lang. Padala ka ng sandaan tao. So, aksaya, di ba? Aksaya sa personnel. And the last is the time available. Time. Mahalaga yung time. Bakit mahalaga? Ang pagkakandak ng operation, kailangan yung oras mo, estimated mo yan. Mula sa pag-alis, mula sa time na mag-jump off yung tropa, hanggang sa makarating dun sa target, at hanggang sa makabalik. So kung wala kang planning, wala kang sinunod na troop leading procedure, paano mo may sasagawa yan ng proper sa tamang oras? Marami pumapalpak kung walang planning. Oo, marami. Minsan nga nakaplano na pumapalpak pa. Like for example, sa amin, during that time na kami nandun pa sa isang part ng Surigao.
operating troops kami noon. Our mission is to destroy and capture enemy forces within 7 days operation. Ano nangyari sa amin? Nagkaroon na punting pagkakamali, pero inabot kami ng 11 days. So, yun yung mga bagay na iniiwasan. Kaya kailangan yung tamang pagpaplano ng mission. No? Para hindi mag-fail yun. Muntik pa kaming ma-lost command. Imagine, 7 days operation lang. Nakauwi kami, pang 11 days na. So, yun, ha? So, yun yung mga part na kailangan iwasan. Kaya, ginagawa natin yung proper na pagsunod sa training procedure. Okay, next. The leader provides initial instruction in the warning order. Pag naka-receive na, ha? Pag naka-receive na ng warning order, start na siya ng pagbibigay ng mga instructions, pag-aaral. Kung ano-ano yung mga kailangan pag-aralan, kailangan i-prepare. Nandun na yung kukunin mo yung information about sa other information about enemy. Ano pa bang hindi mo nakuha, kailangan makuha mo yung information. Kaya matagal ang pag-aaral. Kung ang mission mo is ikakandak mo sa ganung lugar, dapat may time pa. Dahil, yun nga, iwasan ng palpak. Maraming nangyari kahit sa other troops natin. Hindi siguro sa army, hindi gaano, pero minsan sa ibang troops, may nabalitaan ba kayo na nag-perform ng operations na biglaan? Kunwari, tinawag ng na may nagsumbong. Bata, sir, may mga armadong grupo doon sa ganung lugar. Mga kalaban yata ng gobyerno. Ngayon, yung isang tropa, sobra ka-snappy. Sabi ka agad nung commander, nung chief nila, prepare. Go. Go ka agad. Sakay sa sasakyan.